Kidwaang First Lady Araneta Marcos at ng loyalista ng mga loyalista na si Maharlika ay hindi mapigilan ang sunod-sunod na pasabog na inilalabas nito. Sana naman ang pinasabog ni Maharlika ay tila na imbyerna itong si First Lady Araneta Marcos na tila hindi nito nagustuhan ang ginawa ni na Senator Amy Marcos at Director Daryl Yap sa kasagsagan ng kampanya. Ito ay ang Lenlen series. Yan po ang isa sa mga pasabog ni Maharlika sa kanyang FB page. Hindi ba't ang Lenlen series ay isa sa mga malaking na itulong sa kumpanya ang kanyang asawa na si BBM. Narito ang bahagi ng pahayag ni Maharlika, panoorin po natin. Noon, kalaban mo si Noynoy. Wala na si Noynoy. May kalaban ka na naman. Sabi ko, anak, kasi ang daming kalaban ng bayan. Akala ko, pag sumuporta ako sa Marcos, eh babangon muli. Eh wala eh. Kinoryente tayo ni Lisa. Diba, dinaan tayo sa kanya mga drama-dramatization. You know, I have to be proud of myself. Never ako lumapit sa mga yan. Dahil gusto ko makipag-olba. Hindi ako katulad ng mga dugyot o yung mga extorsionista. Dumidikit kasi may kailangan. Alam ni Lisa yan. Alam ni Bongbong yan. Alam ni Amy yan. Ngayon, mga palangga, ang nakakalungkot lang, I hope, well, I don't know that Manang Amy will be part of this administration. Kasi, ito I have to tell you, bago ko i-bonggam-bongga itong mga ano na to, mga bullet ko dito. Alam niyo ba kung gaano ako concerned sa Marcos, sa administrasyon ni Marcos, ni BBM? Noong August, okay, Mother Pebbles, I think nakwento ko na sa iyo. August ba 'yon? Yeah, sa August, basta August, basta mga July or August. Maybe it's here. Akala na wala na yung mga message yung iba na bura ni Manang. Ayun ko. Manang, ba't mo binura yung message natin? Ikaw talaga. Anyway, sinabi ko sa kanya, I have to speak up mga palangga. Sabi ko kay Manang Amy, sabi ko, Manang, what's going on? Bakit ganito yung administrasyon ni BBM? Ang sabi niya sa akin, ay naku, ay, di ba ganun yun si Madam? Ay naku nga Marley, kasi second chance na natin to. Ngayon, sabi ko kay Manang, bakit ginaganon si Pebbles na supporter? Mother, I don't know kung nakwento ko to sa iyo, baka hinold ko lang yung horse ko. Sabi ko, eh kasi sabi ko si Mother, magsasalita yan. Sabi ko na magsasalita yan kung ano nakikita niya. Kung ano na witness niyan, kilala ko yan. Sabi ko, ay hindi man kami friends, pero ang bunganga niyan, parang Armalite pa sa bunganga ko. Sabi ko na ganun sa kanya. Sabi ko, bak sana ma-repair. You know, ay, sabi niya, sabi ko sana maayos kasi kaumpisa pa lang natin. Sabi ko ayoko sanang mag, you know, I swear to God mga palangga, I'm not gonna use the name of God in vain. Hindi ako religious na tao. Sinabi ko, alam ni Amy yan. Sabi ko, Manang, ayoko masira si BBM. Pagtatawanan tayo ng mga dilawan. Sinabi ko sa kanya yan. Ayoko magsalita si Pebbles. Sabi ko, ayoko magsalita siya lagi ba kay BBM. Kaya di ba hindi ako nagsasalita. Pinigil ko yung mga nakikita kong mali. Kasi I'm giving them a chance to prove themselves. Tandang-tanda ko sinabi ni Amy, ni Senator Amy, second chance lang natin to. At ikaw, Lisa, I think I have to speak up, no? Wala naman siguro ng totoo naman to. Nung pumunta ako ng Pilipinas, first time na April, campaign, mga palangga, nung una, nandudun ako sa 6th floor ba tayo nun? Madam Churot, nandudun ka nun, di ba? Naloka ako dahil pinagalitan si Chororot at saka si Joe. Roel Payod, thank you pala. Pinagalitan sila. Hindi naman talagang pinagalitan na galit ni Lisa. Ang sabi lang niya, "Oy kayo ha, I saw you at Lenlen's burial." Sabi niya, yun ang Lenlen's burial, yung puppet ni Daryl Yap, ni Amy. So ako tahimik lang ako, nag-observe lang ako kasi may mga ibang tao doon. May picture kami dyan, pinost ko. Sabi ko, bakit nagagalit si Madam? Sabi niya, sabi mo pa nga, Madam, di ba? Bong doesn't like that. Sabi niya, ayaw niya ng ginawa ni Amy at saka ni Daryl. Now, alam niyo na. Kaya nakapinagtagni-tagni ko. Dilawan talaga siguro itong pamilyang ito.
nasasaktan si Lisa doon sa puppet na yon. Alam mo, hindi ako nagsalita doon kasi hindi naman ako nandoon sa burial na yon. Si Chororot, si Joe, sino pa ba yun? May isa pa doon tao. Basta may picture kami. Tapos sabi ko, bakit siya nagagalit? Sabi ko na gano'n. Eh, isa yun sa mga nagpanalo kay Bongbong. Totoo po yun. Ayan, oh. Pick it up, darling. Nagagalit si Lisa sa ginawa ni Aimee at ni Darryl Yap dahil sa Lenlen series niya. Yan ang katotohanan. Ayaw daw ni Bongbong yon. Eh, temo sila na kinabang. So, concern si Lisa kay Hitad, kay Lugaw, kaya pala tahimik ngayon. Kaya mapapansin mo, walang bumabatikos. Baka pinlansya niya na lahat. Napaka, nakakaloka na for so many years na inaatake ang Marcos. Tumahimik itong mga ito. Siya nga ba kayo at hindi nyo naiintindihan ang mga bagay-bagay? Siguro si Lisa, wala lang siyang magawa na Marcos yung... Well, pag nalalasing siya, sinasabi niya. Mana, mag-amin na nga tayo. Sinasabi niya. Ang dami nagsabi sa akin. It just so happened na Marcos ang naasawa niya. I think anti-Marcos siya. Wala lang siyang magawa. Dahil ang asawa niya si Bongbong.